So ito yung ano, Toyota Hilux Conquest. So naka 2-inch lip siya. So may available tayong 2-inch lip sa different pickup, hindi lang sa Hilux. So yung iba-iba natin pickup, Strada, Nissan. So meron siyang available na 2-inch lip. So sa 2-inch lip, so pwedeng yung stock na shock natin. So magdadagdag lang tayo ng adapter na to o yung spacer para sa shock. So pwede yung stock. Although pwede din tayo magpalit ng shock kung gusto natin. So ito, nagpalit tayo ng shock na Explorer. So itong shock na Explorer na to, meron siyang kasamang spacer para dun sa lift. Pero mas choice natin gamitin yung kanyang spring lifter. Okay, so yan, pinalitan natin ng shock absorber pati sa likod. So ito yung talaga nagpapataas dyan, itong shackle. So pwede din tayo magpakabit ng sway bar, nasa atin kung gusto natin magpakabit itong sway bar na to. So optional din siya, tataas din siya kasi sa shackle, then dun sa kanyang spacer sa shack. Although mas paganda tayo magpalit na mas mahabang shack, pero sabi ko nga sa inyo, pwedeng yung stock na shock ang gamitin pagdating sa 2-inch lift. Nasa atin, choice na natin yung kung gagamit tayo o magpapalit tayo ng shock. So, ang iba, mas pinipiling magpalit ng shock kasi mas maganda ang riding comfort niya. Okay, so ito yung sinasabi ko niya sa inyo sa unahan. Pwede tayong gumamit ito sa ibang model. Like Navara, meron din siya ang panlikod. Sinisingit sa coil spring. Okay, kung naka-coil spring ang likod natin, kung hindi siya lip spring, ganyan din. So, yung upuan ng coil spring o yung tinatawag nating spring lifter, shock absorber adapter, mounting dun sa una, o yung 2-inch lip kit kasama niya. Kasi sa 2-inch lip natin, wala tayong masyadong babaguhin, wala conversion na kinakailangan. So, kakabit lang natin, okay na siya, hindi natin kinakailangan. Kasi pagka naglumampas dyan, maraming fabrication, kinakailangan magpalit tayo ng mga, magpapahaba tayo ng mga hose, magbabago tayo ng mga mounting sa mga brakes natin, yung kanyang hose para hindi mabanat. So sa ganito, sa 2-inch, hindi ganun siya kakomplikado. Okay, so itong shock na to, may kasama siyang spacer. Kaso hindi natin ikakabit kasi dito sana medyo matigting na to. Pagka kinabitan natin ng spacer, makukompress ang spring, medyo titigtig siya, makakadagdag siya ng height. Ang problema lang natin, magkakaroon ng pagtigas ng spring. So choose pa rin natin gamitin yung dati niya, yung walang spacer. Okay, so ito dito sa Strada, sa Hilux na to, I mean, okay, ang ginamit natin ay Mickey Thompson na gulong. So yung kanyang mags ay stock ng FJ Cruiser. So ang size na ginamit dito sa gulong natin, 28570x17. So 17 yung mags galing sa FJ Cruiser. So nagpalit lang tayo ng gulong na malalaki yung spike. Mickey Thompson yung brand. So ayan siya. So ang process, so ginagamitan siyempre natin ng coil spring compressor para makapagkabit tayo ng adapter. Okay, so pagkakabit nito, sa pagkakala, so napakahalaga na kalasin natin yung mga bracket ng ABS wire pati yung mga brake hose natin, kasi para maiwasan yung pagkabatak. Minsan kasi nasisira yung wire natin, napuputol kapag ka ating sinikwat. So kinakailangan, advice ko lang, pag magkagawa ng ganitong pagpapalit ng mga shock, maglilip tayo, tanggalin natin yung mga bracket para hindi tayo magka-problema pagdating sa ating ABS system at saka sa ating brake system. So ingatan lang natin, mabanat yung mga wires saka yung ating hoses. So ganoon, although ordinary, may spacer din yung gulong niya kasi pinalabas natin yung gulong niya. Okay, so like what I said, kinakailangan natin compress yung spring kapag ka tayo ay magpapalit ng shock mounting. Pero kung hindi naman tayo magpapalit ng shock mounting, so kakabit lang natin yung, hindi na natin kinakailangan i-compress yung spring, ikakabit lang natin yung adapter nung shock mounting natin, yung lip kit na available. So no need na. Ngayon nga lang nagpalitan ng shock
absorber, kaya kailangan natin siyang i-compress. Okay, so kung wala naman tayong papalitan na shock mounting, pero sinabi ko ito stuck siya yung shock mounting, yung shocks natin, yung shock absorber natin pwedeng stuck, kakabit lang natin yung pang mounting, then maiitas na din natin siya. So, yan kinakailangan natin compress pagka tayo ay nagpalitong ingat lang kasi talagang malaki ang tension, malakas ang tension ng spring na to kaya napakadelikado. So, kinakailangan natin talaga ng pag-iingat. Pero kung, kaya na sinabi ko sa inyo, kung stuck pa rin yung gagamitin natin siya at pwede siya, so, hindi na natin kinakailangan magkaroon ng gumamit ng spring compressor. Okay? So, be sure kapag naikabit na natin lahat ng mga bracket, may balik natin para hindi tayo magka-problema dun sa maaaring maging warning sa mga indicator nito kapag ka nabuo. Okay, so yun. Ito nga yung shackle. Dati niya, kung mapapasin yung luma, na dati na naka-install siya. Kasi matagal na namin itong nailip. So, ngayon ko lang na-videohan. Ito yung Victoria. Susubukan ni boss kung okay yung ride ng itong shock na ito kasi medyo natitigtigan. Pero sabi ko nga sa kanya, hindi na masyadong kinakailangan paghanapan ito kasi medyo may tigtig talaga lalo na nga tanggulong nag-modify. Tsaka ito nga, pagka tayo nag-modify ng ganito pag nag-lip tayo, natural magkakaroon ng pagbago sa ride. At isa pa, every time o kaya pag ginawa natin yung paglilip, mas maigi na pagkatapos ng paglilip, ipasalang nyo sa alignment para masilip kung at sigurado tayo magkakaroon ng pagbabago kaya kinakailangan i-align para okay pa rin yung kanyang takbo. So yan, pogi siya sa gantong gulong. Naka 20 inches dati ito na mags, so mas magandang tingnan nito kaya ito ang pinakabit. Yan. Okay, so yan, tatanggalin din yung mudguard sa una kasi sumasabit siya sa kapag ka bumibira. Okay, so yan muna, 2 inch lift tayo.